Hello mga kapatid, gusto ko lang sagutin yung allegation ni Glenn Chong regarding dun sa itong issue na to. Sa sinabi niya na part daw ako ng human smuggling at tumungtong ako dito sa Europe ng sa France na walang papeles. Una-una, Glenn Chong, alam mo ang higpit ng Schengen, ng pagbisita dito, pagpunta dito sa Europe. Dumaan ka rin dyan, nag-apply ka rin na Schengen visa eh. No? So, alam mo na hindi ka makakapasok dito sa Europa na wala kang papeles, di ba? Kaya nga kami may visa na pumasok dito eh. So, yun ding isa na sinasabi mo na part ako ng human smuggling, abogado ka. Dapat pinapatunayan mo yan at nagre-research ka muna. Hindi yung, o kaya, kung alam mo naging parte ako ng human smuggling, ba't di mo ako idemanda? Di ba? Nagbabase ka na naman kasi sa mga alingas-ngas na, eto ah, public figure ka. Ah, tumakbo ka pa nga senador eh, pinagkatiwalaan pa nga kita eh, di ba? So, kinampanya ka pa namin, 10 ng mga kaibigan ko. No, tapos gaganyan ka. You have to deal properly. Maging gentleman ka at act as a lawyer. Okay? Hindi yung puro hearsay. Yung kahapon naglabas ka ng mga statement mo diyan na puro naman base sa hearsay. Ikaw mismo nagsabi sa video mo, hearsay. At sinabi mo na nagsinungaling ka pa doon na binulungan kita na ako may-ari ng tiktik way back February. Eh ang nagawa ang tiktik April 7. So, malinis nun, nagsisinungaling ka. Ah, Glenn Chong, katotohanan, taliwas ito sa sinasabi mong prinsipyo na meron ka. Dahil kung talaga may prinsipyo ka, hindi ka magsisinungaling sa harap ng publiko. At hindi mo gagamitan ng impluensya mo para ihamak ang isang tulad kong normal na tao. Tulad nung sabi ko, sino nga ba ako kumpara sa'yo? Isa kang may impluensya ng tao, isa kang abogado. But the way you are acting right, mas masahol ka pa sa sangga, no? That you are mad in making false statements na hindi mo naman kayang patunayan muna. Patunayan mo muna, abogado kay. At kung meron kang ebidensya na ako ay part ng smuggling, idemanda mo ako. Nandiyan ang NBI, nandiyan ang CIDG. Paimbestigahan mo ako. Interpol, paimbestigahan mo ako. Hindi yung maninira ka ng puri nang wala kang basehan. Base lamang yan sa inyong mga katanungan. Na sino ngayon ang naglalagay sa atin sa tiyak na kapahaman? Ako ba o ikaw? Ah, buti na lang hindi ka nanalo. Totoo lang. At sana hindi ka manalo at hindi ka pagkatiwalaan ng bayan, kasi kung ngayon pa lang nagsisinungaling ka na. Ano na kapag naupo ka sa isang posisyon sa gobyerno? Ngayon pa lang. Paano ka pagkakatiwalaan ng tao? Gayon nakikipagkaibigan ka sa isang huwad at kriminal na tao base sa investigasyon ng NBI. Paano ipagkakatiwala sa iyo ang aming tiwala kung ikaw mismo ang naglalagay sa amin para kami ay ginagawa mo sa akin? Tama ba yun ng isang mabuting public servant? At lalong-lalo na, tama ba yun bilang asta ng isang abogado? Kayo na mag-isip sa mga nakakapanood nito, iparating nyo ito sa kanya. Kung mayroon siyang ebidensya at patunay na ako ay member ng human smuggling, idemanda niya ako. Hinahamon kita. Idemanda mo ako. At doon sa sinasabi mo, paano ako nakatungtok? Alam mo, dumaan ka din sa proseso ng pag-arunsengen visa, pag-apply na visa rito. So you know how strict Europe and most especially France. Di ba? So, act as a gentleman, Glenn Chong. Huwag kang pabubuyo base sa mga alingas-ngas niya sa akin. Paano ka pagkakatiwala sa iyo ang katungkulan sa isang bansa kung ikaw mismo nagpapabuyo sa iba? Hindi mo na nga alam ang tao kung kriminal o hindi. Maraming salamat sa iyo, Glenn Chong.